Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay may problema sa buhay, pag-ibig, pera, ganun din po yung may magulo kayong pamilya, kayo po ay lagi na lang minamala sa buhay, kayo po ay merong isa sa miyembro ng pamilya na may karamdaman, kayo po ay parang umiikot-ikot lang sa inyo yung karamdaman at hindi po ito nawawala. Mainam na subukan nyo po itong gawin mga bossing, at yan po ay isa sa mga pinakamabisa rin pamamaraan na pangalis ng mga kamalasan natin. Dahil yung mga pinagdadaan ng ganyan, may mga kamalasan na pwede lang nating alisin. Huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot. Dahil meron lang tayong dapat gawin para po na maitaboy natin kung ano man ang mga kamalasan ninyong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga pampaswerte, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay mahilig mag-alaga ng halaman. Alam niyo po ba mga bossing na mga halaman na yan ay may mga kapangyarihan po yan, lalo-lalo na yung mga may buhay na halaman. Magdudulot po yan sa inyo na swerte. Kung ano po yung alaga niyo sa kanya, ay ganun din po ang balik po sa inyo. Ako po ay may tuturo sa inyo na napaka-epektibo. Kayo po ba ay may kalamansi sa inyo? Alam niyo po ba mga bossing, yung mga halaman ko po dito, minamarkahan ko po yan. Paano pagmamarka? Hinusulatan ko yun ng mga kahilingan ko. Ultimo po yung mga puno po nila. Tapos mga dahon, sinusulatan ko po yan. At mentras paglaki po yan, ay sabay din po yung, kumbaga ko ano yung aking mga wini-wish, yun po ay natutupad. Kaya ang hangad ko po sa inyo, ganun din po ang maganap sa inyo. Kasi natutupad po siya. Kagaya, halimbawa, itong puno ng kalamansi. Mag-wish kayo, halimbawa, ang problema nyo ay tungkol sa buhay, pag-ibig, love. Tapos lagi kayong malungkot, happiness, money. Sulat nyo kung magkano yung amount na gusto po ninyo. Pwede nga pumutol kayo ng ganito, tapos bukod pa sa pagsusulat nyo sa mga ibang puno. Tapos think positive, suswerte na ako sa akin pong buhay. Kailangan po, positibo po kayo sa inyo pong ginagawa na kayo po'y suswertihin. Basta mga bossing, ay kalimutan nyo rin po yung mga pagbanggit ng mga negatibo, yung pagdaing, kalimutan nyo po yan. Kung halimbawang sa ngayon, ikaw po ay dumadaan sa mga pagsubok, lalo-lalo na sa inyong negosyo, sa pampinansyal, kayo po mga bossing ko, baliktarin nyo pa lalo ang mga nagaganap. Instead na sabihin nyo po, nakoy, walang ganito, walang ganyan. Sabihin nyo, nakoy, napakarami kong benta at yan po ay magaganap. Magkaroon ako ng maraming pera. Tapos sabihin nyo po, maraming tatawag sa akin, ako bukas ay mayaman na dahil marami sa akin o-order ng ganito, ganyan. Depende po sa nirarakit po ninyo. Pagtapos mga bossing, mag-isip ka pa ng iba pang mga pamamaraan. Isip lang ng isip kung paano po magtatagumpay sa buhay, kung ano yung mararakit na magtatagumpay po kayo. Pagkatapos mga bossing, halimbawa, meron kang produkto, halimbawa ngayon sa food supplement. Ngayon, hindi siya masyado pato kasi nga po, syempre, ang kailangan lalo na ng mga tao ngayon ay pagkain. Yung mga ganon. Kumbaga, meron kang food supplement, kumbaga yan ipupush mo rin, pero magpupush ka rin ng iba pa. Kasi, maaaring kaya hindi ko dito napatok kasi may iba pa kayo na nakalaan sa inyo na mas suswertihin po kayo. Ayan, iyan po basta't dagdag ka ng dagdag ng mga mararakit. Huwag ka mag-steady sa isang ganyan lamang mga bossing. Pero, para sa akin mga bossing ha, huwag po kayong mag-ano dun sa mga yung mga tipo mga membership, yung mga ganyan. Pero hindi ko inaano yung mga iba na tungkol sa mga ganyan kung kayo naniniwala or kaya ano. Kasi marami na ako mga nasaksihan na ganyan. Kumbagay sila kagad yung una nakakita po sa inyo. Kesa doon sa tipo na ikaw po kung kailan lang may order sa magluluto. Kumbagay yung mga ganon mga bossing. Mas mainam yung ganon or kaya po ay umangkat ka na lamang. Kesa po doon, kasi sa panahon po ngayon, mahirap yung mamumunang kaagad. Lalo-lalo na, di ba, alam niyo naman po yung mga nagaganap sa kasalukuyan. Kaya, kumbaga ngayon, rumakit ka ng hindi ganun kalakihan, kumbaga, hayaan mo lumaki lang ito ng lumaki yung inyo pong kita. Kesa po doon sa tipo na pera na lamang kung meron ka talagang malaking puhunan. Kasi may mga bossing po ako na hirap na hirap magsimula sa ngayon. Kasi nga po walang puhunan, kakaunti. Pwede kang mag-angkat lang, mag-picture. O diba, nakakapanood naman po tayo ng Facebook. O nakakagamit tayo ng Facebook, nakakagamit tayo ng mga YouTube. At iba pa ang mga
application, ngayon po, i-post nyo lang po dyan, i-alok nyo sa mga kakilala nyo. Yung mga ganun, magsimula ka sa ganun. Pero kung may puhunan ka, aba, di rumakit ka kung talagang ano, kasi yung mga may puhunan na yan, malalakas talaga loob ng mga yan dahil may puhunan nga po sila. Kaya, kumbaga, depende po sa kakayahan po natin. Pero, kasi nga po, ay nagsimula sa walang-wala muna, kaya ganun po yung akin pong ginagawa. Pero depende po yan sa mga paniniwala natin. Kanya-kanyang diskartehan niya mga bossing. Kung bagay, diskarte mo yan, humingi ka ng gabay sa Malapanginoon para hindi ka maligaw o kaya hindi ka magkamali ng inyo po mga ginagawa. O kung magkakamali ka, laban lamang, dire-diretso lamang po, isip pa ulit ang mga iba't iba pa mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing, isulat nyo lamang po dyan sa ating kalamansi, sa ating citrus na halaman, yung mga ninanais po natin or kaya yung mga problema po natin sa buhay. Pagtapos, hayaan nyo pong ito'y mabilad kayo sa sinag ng araw, think positive, mag-wish ka sa pamamagitan nito, ay mababago ang takbo ng inyo pong pamumuhay. Pwede nyo rin po itong gawin ngayong disseminating moon. Yan po yung lumiliit na lumiliit ang moon. Ang tawag po dyan ay disseminating moon. Ayan. Ngayon po, alas 7 ng gabi o alas 8 ng gabi ngayong araw na ito. Kasi di ba no October 2, full moon po yan. Bilog na bilog. Ito ay paliit ang paliit. At ang bawat moon ay may kanya-kanyang iba't ibang mga pampaswerte, mga bossing ko. At ngayon nga po ay October 7, ang tawag naman sa moon na yan ay disseminating moon na makakatulong po sa atin para matupad ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Ngayon, kung kayo pinaniniwala, ay subukan nyo po ito. Pero kung kayo may alilangan, ay huwag nyo pong tatangkain. Ngayon po mga bossing ay, kung kayo po may mga puno na mga pampaswerte. Kasi ako nga po, kagaya po nung money tree, money plant, dyan po ay ako'y may pentel pen. Nagsulat ako dyan kung ano yung mga pangarap ko. Ang bilis nga po nag-rant tong isang beses. Ako'y tuwan-tuwa, parang 2 days pa lamang ay natuwa ako dahil nga po sa yung finish ko po dyan sa punong yan ay nag-rant kaagad. Kaya kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga halaman na mga pampaswerte, pero lahat naman po yan ay swerte. Nasa posisyon lamang, tamang posisyon na ating ilalagay para tayo tunay na swerte. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala, subukan nyo po itong gawin. At ito po isabit nyo lamang sa loob ng isang linggo sa inyo pong main door. Sa main door po mga bossing, tanggalin nyo lang yung mga tinik kasi may tinik po ang kalamansi na mahaba. Ngayon po, isabit nyo naman po yan dyan at hayaan nyo pong pakiramdam lang nyo ang swerte. Pero kumbaga, huwag nyo iintayin ha. Lalo-lalo na kung ang swerteng hinihingi ninyo ay may involved na pera. Karamihan naman po talaga pera eh. Pera talaga ang inaano po sa mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, ito po yung isa sa mga solusyon kung ano man po ang problema nyo po niyan. Kung yan ay buhay pag-ibig, magulong pamilya, hindi ka makahanap ng trabaho, rumakit ka na rumakit, lagi ka sumasablay, hindi ka mag-boom-boom, mahina ang negosyo. Yan po, ilalaan kayo kung saan kayo mapapaigil mga bossing ko. Basta positive lamang, laban lamang, kung ano po yung, halimbawa, nag-fail ka dito sa isang to, sa isa naman, yung ganon, kayo po ay think positive, basta't walang sukuan, lalo-lalo na kung kayo pamilyadong tao, walang hindi sa inyo bagay ang saltang suko, laban lang ng laban yan mga bossing, think positive. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing!